What's up mga kalingap? Kumusta po kayo? So for today's vlog, ito alamin natin. Itong si Kuya Marlon is alam naman natin na wala siyang kamay mga kalingap. Kung paano niya ginagawa yung kanyang pagkain, pagtututbrush, at syempre yung pagdumi niya mga kalingap. Alamin natin at bago natin simulan, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe Val Santos Mantubang, Kalingap Rob at Edna Vlogs at pakisupport din po John Graho Official, sa kanya po nagmula ang video na ito. Napakasipag at napakabait na charity vlogger. At syempre, yung aking YouTube channel, Gandang Emmy, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So tara, alamin po natin ito mga kalingap. Welcome to my channel. Pero minsan talaga dinadalang ka mga ganyan. Pinagal ko po sa daan sa loban yung si Thompson po. Ayan. Kaya talaga maingat ano. Di pa nagugas pa ng bahay. Dapat nagugas ka ng bahay. Ano isa? Bakit kumain? Ayan. Ayan po. Ganyan po si Marlon mga kalingap kumain. Ayan po yung kalagayan mga kalingap kumain. So ayan mga kalingap, nakita natin kung paano kumain itong si Kuya Marlon, no. Napakahirap, no. Kung tumitingin tayo, sobrang nahihirapan tayo, no. Pero kita naman natin kung paano niya buksan yung plastic ng may kanin. Napakaingat po niya, no, mga kalingap. At mapapahanga ka sa kanya, no. Dahil syempre yung wala siyang kamay, gagawa ka talaga ng paraan para makakain ka, kasi paano bubuksan yung pagkain na ibinibigay sa'yo, no? So, nakikita natin sa mukha ni Kuya Marlon yung pagiging positibo niya, no? Nakangiti siya, hindi siya yung masayahin siya mga kalingap, no? So, natutuwa itong si Kuya Jun dahil kahit daw na ganun na may kapansanan, na putol ang kamay, ay positibo pa rin siya sa buhay at kaya niyang gawin kung paano kumain. So nakita natin kung paano siya kumain, no. Kakain muna siya ng kanin tapos ulam, no. So ganun yung ginagawa niya, na kung titingnan natin ay mahirap, no. So ito naman, paano nga ba siya mag-toothbrush? Ayun. Maestro. Tapos na. Okay. Ayos, para-para. At yun yung mga kalingap, si Marlon na mag-toothbrush. Sa ganyang kahirap na mag-toothbrush, baka huwag na lang mag-toothbrush. kung ibang medyo hindi kamalinis sa katawan, ay baka hindi na lang mag-toothbrush, ano? Kasi ang hirap. Pero si Marlon na yan, pinagtataga niyang mag-toothbrush mga kalingap. Ay kung yung iba nga, kumpleto yung kamay, hindi nag-toothbrush. So ayan mga kalingap, ganyan naman po siya mag-toothbrush, no. Napakahirap tingnan yung kalagayan niya mga kalingap, no. Ang hirap nung pag-toothbrush niya. Para lang makapag-toothbrush ay talagang pipilitin niya yung makapag-toothbrush, no. Syempre para hindi naman siya maging masirala yung ngipin niya, kailangan talaga mag-toothbrush, no mga kalingap. So hirap tingnan, no mga kalingap. Parang sobrang naawa tayo dito sa kalagayan niya, no. Ito, panoorin naman natin kung paano naman siya mag-CR. Anong ginagawa mo dyan sa pako? Hadyan ka tapos, paano yung tubig? Di, gubad po ganito. Gubad. Gubad ko po.
Nagubad po yan. Ah, paghubad mo na yung shirt mo? Paghubad po yan. Panghubad, yan. Tapos po, nakahubad na po. Upo ka na dyan. Upo na po ko dyan. Yan. Tapos pag ihugas naman po. Papa, tutubigan na to. Oo. Tapos, pag may tubig na po yan, ganun. Unti-unti ko pumunguna yung bato. Tapos inuupo. Ay, isang pa. Inaano mo, iniibit mo ng isang paa. Oo, inaupuan ko na po itong ano. Itong paa ko. Tapos binubusan mo. Tapos itong pako na ito, mga kalingap, itong pako na ito, sinasabit niya yung short niya dyan, tapos... Mahubad po, tapos yan, para mahubad yung kanyang short. Tapos mag-insert po. Tapos yun, paghugas, upo siya ron, kukuha niya yung tubig. Kunin niya yung tubig doon. Ayun. Hindi akong pambayad. Ang hirap, mga kalingap, nung kanyang ginagawa, no? Especially yung pagdumi niya. So, kailangan may pako doon yung isasabit yung kanyang short para mahubad. And then, upo siya doon sa bowl. At ang problema dito yung paghuhugas niya. So, gumagawa siya ng paraan para mahugasan niya yung puwit niya, no? So, napakahirap, no, mga kalingap, dahil yung sitwasyon niya, yung kanyang wala yung dalawang kamay niya, eh, napaka-importante po ng kamay, no, mga kalingap, dahil yung kamay natin ang gumagalaw sa lahat ng ating mga gawain. Yun nga, masakit yung kamay mo, nahihirapan ka na. Eh, eto pa kaya na parehas na dalawang kamay ay wala, no? Pero mapapahanga ka po sa kanya, mga kalingap, dahil kahit na ganyan yung kalagayan niya, is lagi pa siya nakangiti, no? Positibo siya sa buhay. Sabi nga niya, ganito na nga yung kalagayan ko, magmumukmuk pa ako. So, tama yung ginagawa niya na libangin niya yung sarili niya, yung lagi siya nakangiti, no? Para hindi siya na-stress, mga kalingap. So, napakahirap nung kalagayan po niya, mga kalingap, sa pagkain, sa pag-toothbrush, eto sa pagdumi, eh, yan yung routine niya everyday, no, mga kalingap. So, talagang mapapahanga ka po sa kanya dahil napaka-positibo niya sa buhay na kahit na ganyan, na nagsusolo siya dyan, ay merong nag-aaruga at nagtumutulong din sa kanya, no. Especially itong kalingap, no. Itong si Jun Graho, siya yung nagbibigay ng pagkain sa kanya, no. Kaya malaking tulong yung pagkakaroon dyan ng landing pad sa bagong silang, mga kalingap, dahil kagaya niyan, si Kuya Marlon, talagang kailangan niya ng magbibigay sa kanya ng pagkain, no? Kagaya din ni Nana Estrella, di ba? So, napakalaking tulong po ng landing pads na nagkaroon dyan dahil yung mga tinutulungan ay nabibigyan ng pagkain araw-araw, naalagaan nila, no? So, maraming salamat kay Kuya Bal dahil dito sa landing pads ay nabigyan ng tulong ito, everyday na pagkain. Especially sa pagkain, napaka-importante po niya, no? Yung mga kagaya ni Lola Estrella, Nana Estrella, na na-stroke. Wala din kasama sa bahay. Itong si Kuya Marlon, solo din sa bahay. At least dito, nabibigyan sila ng pagkain sa araw-araw, no, mga kalingap. Pero napapahanga tayo sa kanya dahil sa pagiging positibo niya, yung masayahin niya. Sabi nga ni Kuya Jun Graho is, etong si Kuya Marlon ay palangitin, no, masayahin. Eh, ang nararamdaman daw niya ay awa, pero hindi niya pinapakita yung kanyang awa. Kahit na ayaw niyang tumawa, ay tumatawa na rin lang din siya kasi nakikita niya na nakangiti itong si Kuya Marlon at may pagkaano din siya, no, joker, no, mga kalingap. So, maganda po yun, no, dahil hindi niya iniisip. Kasi kung iisipin niya yung sakit niya, yung nangyari sa kanya, talagang ma-stress po siya, mga kalingap. Pero idinaan niya lang sa ngiti, sa mga biro-biro. At least, gumagaan yung kanyang pakiramdam, no? At masaya siya dahil meron tumutulong at nagbibigay ng pagkain sa kanya araw-araw. Especially ngayon na nandyan na ang landing pads dyan sa bagong silang. So, ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. At lagi nating suportahan si Jun Graho, no? Napakasipag po niya, mga kalingap. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa kanya, subscribe na po natin siya. So maraming salamat at hanggang sa muli. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!